At ito pong mga pagbasa ay una, galing sa Gawa ng mga Apostol, chapter 16, verses 22 to 34. Tapos yung ating gospel reading ay galing naman kay San Juan, chapter 16, verses 5 to 11. Gusto ko po mag-focus po tayo dun sa first reading sa Gawa ng mga Apostol. In summary, ang nangyari po ay nakulong si Pablo at si Silas sa loob ng kulungan pagkatapos silang ipahagupit at hubaran at ipahagupit. Pagkatapos nung gabi, ating gabi daw, habang sila'y nagdadasal at umaawit ng mga salmo sa Diyos, sila'y ay nagkaroon ng malakas na lindol. So, nasira yung pintuan ng kulungan, natanggal yung kanilang mga tanikala sa katawan. So, they were free to go. Kaya nung inaakala ng tagapagbantay na nakatakas na mga bilanggo, ay gusto niya ng kitili ng kanyang sariling buhay. Hindi niya makita kasi madilim. Pero sumigaw si na Pablo at sinabi niya, "Wag mong kitilin ang iyong buhay. Nandito pa kami." Tapos, tinanong sila nung tagapagbantay, "Ano pong gagawin ko upang kami po ay maligtas?" Sabi sa kanila ni Pablo at ni Silas, "Sumampalataya kayo sa ating Panginoong Jesucristo." Tapos, tinuruan sila. Pagkatapos ng turo, sila'y bininyagan. Pagkatapos ay sinama na nung tagapagbantay sina Pablo at Silas sa kanyang tahanan. Now, kinakailangan po nating maintindihan bakit nakulong si Pablo at si Silas. Alam po ninyo yung ating first reading kahapon, chapter 16 din, natapos sa verse 15. Tapos ngayon, nagsimula ng verse 22. So may nawawala akong mga anim na verses yun, no? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ano huwag nangyari doon? So sila Pablo ay nasa Pilipos. At sa kanilang paghahanap ng lugar para manalangin, may isang manghula na sinto-sinto na habol ng habol sa kanila. At palaging sinasabi, ang mga lalaking ito ay naglilingkod sa Diyos na kataas-taasan. Ang mga lalaking ito ay naglilingkod sa Diyos na kataas-taasan. At ipinapahayag nila ang daan ng kaligtasan para sa inyo. Tama naman po, ano? O, tama naman. Wala naman problema. Kaya lang, medyo hindi na nakatiis si San Pablo. Kaya sinabi niya doon sa dalaga, na inaaniban ng, kasi sinasaniban daw ho ng masamang spirito yun eh. Paano sinasaniban ng masamang spirito kung siya'y sinto-sinto at siya'y nakapanghula? Naniniwala po sila na kaya tinatanggal nung mga Diyos, gods. Di ba naniniwala sila sa mythology, may mga gods. Tinatanggal daw po ng mga Diyos yung wisyo ng tao. At sila yung pumapalit. Kaya, meron silang kakayahang manghula. Ngayon, itong babae na ito, ay may mga handlers po siya. May mga owners. Kasi habang siya naghuhula, syempre, naniningil sila ng bayad. No? Ngayon, sasabihin niyo, Father, bakit ho kilala niya sina Pablo? No? Well, I think the demonic possession is authentic, totoo, no? Pero bakit niya nakikilala? Alam po ninyo, 'di ba, nung ang Panginoong Hesukristo, nagpagaling siya ng isang lalaking inaaniban din ng masamang espiritu, yung nakatira sa mga libingan. O papalapit pa lang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi na nung lalaki sa kanya na nakatali, nakatikanikala, malakas, pero nakakawala siya at very violent. Sabi niya, anong gagawin mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Kilala kita. Ikaw ang bugtong na anak ng Diyos. Kaya sabi niya, huwag mo na lang kaming patayin. No? Kami palipati mo na lang dun sa mga baboy. Okay? Kaya sabi ng ating Panginoong Hesukristo, lumipat kayo sa mga baboy. Kaya yung masamang spirito ay lumipat sa mga baboy. Tapos yung mga baboy naman, pagkasanib sa kanila ng masamang spirito, tumangin sa bangin at nahulog sa tubig. Namatay silang lahat.
Pero ano yung response ng mga tao doon? Sa halip na tumatawa sila dahil pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo ang isang inaalihan ng masamang spirito, ay hindi sila natuwa. Kasi nalugi yung kanilang negosyo. Kaya si pinamanhik nila sa ating Panginoong Hesukristo na lumiban o umalis sa kanilang lugar. Now, kung pinag-usapan natin yung possession, no? Kung tama ko pang natatandaan, may antas po kasi yun eh. Una yung natural, preternatural, supernatural. Pag sinabi nating natural, adi tayo yung mga tao. Pag sinabi nating preternatural, yung mga evil spirits. Pag sinabi nating supernatural, ang Diyos, ang mahal na ina, ang mga santo, hindi ho ba? Now, bakit Father napoposess tayo? Because they can possess us. Mas makapangyarihan sila sa atin. Kumbaga sa atin, tayo yung natural, preternatural sila, mas mataas, supernatural ang Diyos. Kaya nakikilala din nila ang Diyos. Pero kaya silang paalisin ng Diyos dahil mas mataas ang Diyos sa kanila. Okay? So that explains kung bakit kilala nung masamang spirito ang sina Pablo at si Silas. Kung paanong nakilala ng masamang spirito ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? Bakit, Father, kaya tayong i-possess? Yes. Dahil meron silang mas may kapangyarihan sila kaysa atin. Okay? So, dahil dun sa ginawa ni Paul, ni Pablo, na pagpapagaling dun sa dalagang sinasaniban ng masamang spirito, nawalan ng pagkakakitaan yung mga owners niya, yung mga handlers niya. Kaya, dinala nila si Pablo at si Silas sa hukuman. Pagkatapos, sila'y pinaratangan, pagkatapos sila'y pinahagupit, sabi kasi kung ano-ano mga tinuturo nila, nagsisimula sila ng gulo sa mga tao, and all that. So that explains bakit nakulong si Pablo at si Silas. Ngayon, Panginoon, mga kapatid, Panginoon kasi, pag pinag-usapan natin yung attitude ni Pablo, no? Kita mo, kahit sa kabila na nangyari sa kanila, no? Eh, parang napakapayapa ni Pablo at ni Silas. Di ba? Kahit sila'y nasa kulungan. And they were able to convert yung mga prisoners, pati yung guard. By the way, kaya pala gustong magpakamatay ng guard, pagkatapos na malaman niya o akala niya nakalabas na yung mga prisoner. Kasi pag nung panahon pala na yun, ang parusa dun sa gwardya, kapag natakasan ka nung bilanggo, kung ano yung parusa sa bilanggo, sa'yo bibigay o ikaw ang gagawa. Okay, kaya gusto niya magpakamatay na lang kung nawala na yung mga bilanggo. By the way, anyway, yun din naman na mangyayari sa kanya. Okay, so gusto ko po yung kapayapaan sa Diyos na ipinakita ni San Pablo. Diba? Napakapayapa lang ni San Pablo at ni Silas. Magkatapos silang makulong, pagkatapos silang pahagupit, sa oras ng panalangin, kahit hating gabi, sila'y nagdarasal sa Diyos. And they were able to convert yung kanilang, yung mga bilanggo at yung kanilang tagapagbantay. Okay? Siguro ito yung magandang attitude din ng isang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkakaroon natin ng kapayapaan. Lalo ngayon sa panahon ng panganib ng COVID-19 na tayo'y masyadong nag-aalala, na tayo'y masyadong natatakot, mahalaga ho yung attitude natin ng kapayapaan. Halimbawa, naalala ko dito kung tayo nag-worry dun sa, halimbawa, sa mga bagay na material na wala sa atin. Ang naalala ko ho, si Santa Teresa ng Avila. No? Sabi ni Santa Teresa ng Avila, let nothing disturb thee. All things are passing. God alone suffices. Pag tayo nag-aalala, halimbawa, dun sa old age, ang maalala natin, si Simeon the Just Man. Ano sabi ni Simeon the Just Man? Pagkatapos niyang makita ang Panginoong Hesukristo nung dinala ito sa templo, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, batay sa iyong pinangako. Yamang nakita na ng aking mga mata, ang inihanda mong pagliligtas para sa akin. Okay? Tapos halimbawa, yung may mga nangyaring unfortunate sa atin buhay, yung mga misfortunes. Naalala ko yung
sinabi ni Job sa aklat ni Job, sabi niya, we accept good things from the Lord. And should we not accept evil? Tumatanggap tayo ng mabubuting bagay mula sa Diyos. Hindi ba tayo tatanggap ng masama buhat sa Kanya? Sabi niya, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang babawi. So marami pa pong halimbawa ng kapayapaan sa Diyos, di ba? Si Mama Mary, no? Pagkatapos ng sabihin sa kanya ng anghel ang balita, pagkatapos ng magpalitan nila ng usapan, ano lang sabi ng mahal na ina? Let it be done to me according to your word. Mangyari sa akin ayon sa wika mo. Alam natin na ang isang alagad at isang misyonero, kapag sinusunod niya ang kalooban ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, hindi siya iiwan ito. Mga kapatid, sa panahon na tayo nag-aalala, sa panahon na tayo'y natatakot, sa panahon na tayo nawawala ng pag-asa, ipanalangin natin na ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ang tunay na sumaatin at ito ang siyang magbigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Tulungan tayo nawa ng Diyos, mga kapatid, siya'y kasama natin. Maraming salamat po. God bless.